Sa pagtitipon para kay dating Pangulong Arroyo, nakatanggap si Congressman Mike Defensor at mga kasama niya sa mesa ng isang text message na galing umano kay Mayor Sara Duterte. Nanawagan umano si Mayor Inday sa mga mamabatas na iboto ang gusto nila sa pagka-speaker dahil na-set up lang ang kanyang ama ng gabinete para suportahan ang term sharing ni na Congressman Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco. Ayon kay Defensor, hindi ito nalalayo sa dating pahayag ng Duterte Coalition kontra term sharing. I know that some of them are close to Mayor Inday. And I don't know, within I don't know, because we were just confirming that we got the same text messages. Pero itinanggi ito ni Mayor Duterte. Kung mananawagan man siya, papangalanan niya ang susuportahan niya. Duda ng alkalde, pinapakalat lang ito ng mga hindi masaya sa term sharing. Pinatitigil din niya si Defensor sa pangiintriga at hinamong pangalanan ang pinanggalingan ng mensahe na isa umanong bagitong kongresista. Tingin pa niya si Defensor ang nagsisimula ng gulo tungkol sa term sharing pero ayaw niya itong patulan. Nagsorry naman si Defensor kay Mayor Duterte at inaming hindi niya dapat pinakita ang text. Nilinaw naman ni Mayor Duterte na hindi siya galit kay Cayetano. Nagkaliwanagan na sila tungkol sa banta umano niya kaugnay ng halalan 2022. Samantala, pinag-uusapan na rin umano na mga mababatas kung paano maiibsa ng epekto ng term sharing sa mga komite. The speaker and some vital chairmanship like the Ways and Means, I don't know about the appropriations. Ang makabayan bloc gusto namang hawakan ang minority leadership. Pero ngayon pa lang nilutang na ni Capiz Representative Fred Castro ang sarili para maging kritiko at bantay ng mayorya sa Kamara. I would expect him to run actually for minority. I think he wants to assemble enough votes to be on the minority. Pero buwelta ni Sarate, nililihis lang ng isyong ito ang atensyon mula sa tumitinding bangayan sa speakership. RG Cruz, ABS-CBN News.